na natigayon dahil sa atin kasimanwa na kongresuman. Though hindi ako magpati na matabuya sa pandan, kung bagay ginit atin ang kongresuman. So, baka naman pasalamat kay Inday Lorin na natawaan din ang proyekto ang kinanganan ni pandan. Ang purpose in project kaya, buti na para mag-produce kita ng gas. Daw tripartite yan, may attach natin sa tipid. Dahil ang produkto na kaya, una-una mga makabinitisyo ang mga kabataan sa ilinig ka rin. Dahil sa survey, rugya sa northern part ng Antique, doon ang mga manuris. So sa raya, kapag series of seminars naman sa Iloilo, ang mga ganang daw na tandag ka natin na mabuligan natin mga kabataan. So ang koop, isang ka-asosasyon o isang ka-korporasyon na magtinguha na maging successful yan. Kapasalamat kita sa initiative ni Mr. Bernanda na natawan ang pandan. Ang bahay, hadlog na lang siguro yan ay kongreso ang Lorin ni Bardan. Dahil ang muna kaya, southern na tatapat niya, pamtik na sila natapan na dahil kay kongreswoman. So ang hamting, dito bahal-bahal ng Lord Bernanda, ang pandan, masakto lang, pero may naabot pa siguro ng iba na ano. Sa kadya, 16 kapamilis ang may 2 karabaos. Kagang iba na kabata ka rin eh. Iba na kapusong. So kamay pa nasa ating pagurunigay sa magkukang last natin na meeting sa Sintran na this is a tripartite agreement between PCC, Ingenio Pandan, and Pandan Multipurpose Cooperative. So, prunikan natin yan na mag-successful. Thank you very much for coming. Nag-aagawa natin yung tanan. Good morning. Good morning. Well, papasalaman kita po kag nalipay din sa pag-aporta natin na regional head no? From the Philippine Carabao Center, Sir Ernst Granada. Palakpakan natin. First, nag-recommend si Ma'am Dasi, si Sir Celso, Engineer Tani Hangit, at then Vice Mayor and the rest ka natin ni Jonathan Hangit. Actually, ang pag-start ng dyan na project natin, tripartite agreement o partnership, in manuman dito po ni GM ng Dasi. Ngayon, kailingan po ta. Ay patutulad na nasamtik, may kanaman ka sa pandan. Ay, kasi ko, eh ano na, maawat yan si kapay ko, kung kinunan recipient pa ng pandan mong ipurpose sa project kaya pwede na-locate dyan ni Congo rin para ang livelihood sa province, especially ang pandan mong ipurpose cooperative ay na-identify ng recipient. So kasi matura, mamulad pa ng bayan na area, ano natin. So first, dali-dali man ako tawag kay po, pag-set ng appointment. Unfortunately, huwag na po kasunod, pero si Nandang City, Nandang Port City, sino ganyan ang class, nung kay mo ba doon? SP Malo. Si SP Malo, si Tita Malo. No, nag-audience kay po, and immediately, din approve ni po ang pag-turnover, no, ang financial assistance sa buo. Kaya amura niya ang history na dyan kita no? Sa pag turnover o kung pag patuliwat ang pangarawang na ayuda from the Philippine Carabao Center. May I mention Dr. Bimbot no? Sanchez from the principal supporter. Bakal yan kahigayunan para sa pandan, especially sa ating mga mangunguma. Kaya aside from mag-produce ng gatas para sa ating mga kabataan, especially
estudyante kay makapunigya sa Andrew Norris. Ang pangapuyan ng ating mga farmers. I'm sure pag natutuyan na klase ng project, makatawag itang bahal nga pag-ubad ng pangapuyan ng ating mga mangunguman. Kay wak man mapasa ang agreement between TNPC and the farmer recipient. But I'm sure magalabo yan nga proyekto. Mapasa-pasa ka may epekto din sa pangabuhi ng ating recipient. And perhaps in long term, kaya dyan niya ang Carabao, dyan niya ang project, I'm sure magtunan din ang iba pa na gusto mag-avail nandiyang servisyo nga gina-provide natin kananda. Tanguna, hay, no, ayawan kita mag-convince sa mga farmer. Though, meron dyan pag ayaw ko may recommend. Okay, matakin kaya kung dito na ang pastoran niya, tangang pagkain. Tawatakin tangan mo, kulang ako niya dyan po. Kaya ginausay natin ang commitment tang farmer, hindi na po niya maka-avail mo, kundi ginausin natin ang committed nga mag-sagot ka mag-follow sa atin niya agreement. So, ganun kasi ang pagkampalo kaya nga. Habang huwag pa makita ang result, kaya daw sa uwan lang. Pero later on, pag makita ganit, nanda ang namin ay pagtangyang ang project sa mga first beneficiaries natin na I'm sure mag-aragawan niya. Ako mandi. Sa dalatotohaw, di ba? Ganun eh. Murang isa ang discipline sa atin. Pero salamat din ang Dasi and chairman of the board, Indiana Celso. Kaya kamugit ang nag-aginha ng mga mapa-ambit sa atin mga committed yung mga farmers ang dyang project natin na kumiti dahil sa atin pinalangga ng deputy speaker. Thank you very much, Ma'am Joel. Huwag kita kaya tambakin ng opportunity niya itao sa atin kasi manwa. Sangka opportunity nga talagsa sa malakad na kaya batyan din natin ang pagpatanggap Inday Loren sa bilog ng probinsya at ang Antique. Nilang sa kamuyan ng project sa anatang DTI ang Sir Shared Service Facility, no? Na recipient man ang UOP. May donate tupad, may livelihood assistance, infrastructure, everything dahil sa ating attendees and leaders sa ating probinsya kay Pope Dudot Tapit. So, ako on behalf of the local government units, bahagit ang kalipay sa dyan adlaw sa pag-turnover ng ating Caradel equipment from the Philippine Carabao Center sa LGU card sa UO. Sangka blessed day parayahan natin and I hope nga ang dyan ceremony makataot ang inspirasyon, no, sa atin mga pangunguma. Kaya I hope ang output tanjang project natin ay magbunga tang dulo pang swerte para sa atin pinalangga ng panuwagan sa atin mga constituents. Thank you very much. Kag mabuhay kitang tanan. Good morning. No, ang daw-dang kulang niya
nga nag-abot, no? Sang katrak ang nag-abot nga daw ako tanang inong taktan. Pag-up dito na nag-nambaga ni Insinental Langit, daw utak puno sa pagsakan. Pero puro stainless, so puro brand new. So, ang total na i-deliver is mga 1,533,088 pesos. First nga delivery. So, ang details karon kay Sir Arn, ka sa October, may isang ka-container van pagkit, kaya ang worth na kaya mga 10 million. So, duro pagkit. Ang details lang ka mga gamit kay Sir Arn. So, in behalf kang Pandan Multipurpose Cooperative sa Board of Directors, gusto namin magpasalamat sa LGU sa pag-approve sa Philippine Carabao Center nga may ano may full support kit. Kaya actually, leadership by example po no. So kami, mag-asawa, may amin nga Carabao. So kami, kita muna una nga nag-produce gatas. So, kaya sa akong rep, may 7 liters rin kami ito. So, nag-request ako kay Sir Arn na daraan kami gamit para mabattle. So, i-process pa namin dan. Ay, nagsawa ka rin patagabuktaw ng gatas yung tanap ito sa may housing. Yung gamit na rin ang butangan. So, nami nga may gatas rin. So, ang mga farmers kang Sabado, ika-14 rin kaya eh. Nga nag-produce igata sa mong Carabao. So ang iba, huwag makaproduce. Pero salamat kay ipadaraan ni kita rin siya kang technician kang PCC nga 2 weeks nang stay rin siya. So on behalf kang Pandan Multipurpose Cooperative, Sir Arn sa PCC, sa LGU, sa Board of Directors, nga huwag man nagataka, thank you very much kang. Without further ado, I would like to request Sir Arn to give his message and details of the program. The leadership of this municipality, Mayor Sanchez, and his supportive set of officers, elected and designated officials under his leadership as Chief Executive of LGU Pandan, the NGO, and foremost the members of the cooperative, the Pandan MPC. I myself being just a worker and being tasked to really perform and produce output. So I'm happy having this conjugate cooperative in alliance with the provincial government unit headed by Mother Grand Governor Tudura Patiao and foremost the legislative officer that represented the district, Lone District of this Antique province, Honorable former Senator Lorraine Ligarda and concurrent Deputy Speaker of the House of the Representative. Her scope may be just represented your district, but the scope of her power really to legislate not only for this local province, but up to the level of international. And we learned so much about her eager interest in serving not only Antique, but even the global greening value of this world, especially the carbon footprint reduction. And she is and have been into different forum regarding greening the world and waste conservation. And I consider this moment basically that this Carabao based NGO board of the Department of Agriculture headed by Secretary Carr, that we get along to the greening program of Congresswoman Loren. First, Carabao really as a basic input in farming crop-based system towards agriculture. Carabao is a very unique machine.
if we convert it into a manufacturing equivalent, it is parallel to the production of fertilizer. No other best of burden animal, even inclusive the likeness of cattle, and we consider this ruminant carabao as a source really of fertilizer. And every day, per head, on the average, can produce 16 kilos of manure. So there are 1,000 or just 100 in a given city. Fertilizer is there. So carabao is a factory of natural fertilizer. Now, Virto Carabao is a factory of milk. If you can fish or milk, harvest special nutrient from chicken, and if we can milk birds and chicken, so much better, but the nature never in history allowed it to be the source of this white revolution as being practiced in India. So, Pandan, being one of the coastal municipalities, and Antique has its resource also of this. Then mostly the demand of the market, especially the DepEd and the SWD, and the stimulus fund, as I understand, the leadership event of Senator Cynthia Villar, they consider allocating an initial stimulus fund of 5 billion forced through with the DepEd and the SWD. So the question is where and when, how much, what volume, milk we would. As a general trending of data, for the past 5 years, we average only around 1%, but recent year, our self-sufficiency is 0.6%. So sometimes we cannot avoid getting corrected, even part of PCC or NDA or DEI or the Department of Agriculture. Our attention was really put nationally, internationally in media, but that's a good challenge for us so that we can really awaken the different sectors that DEA is not the only factor to make agriculture advance in terms of producing GNP or GDP. Because agriculture really relies along three main major components from the value chain of production, processing, and consumer consumption. So meaning, back, going back to what is the third potent capability of this carabao. First, I mentioned as a factory fertilizer. Number two, as a factory of milk, as an animal using grass converting something nutrients and resulting to different variant products that is dairy based. Third, carabao is a machine like a tractor without using fuel or gasoline or diesel. So it utilizes simply water and the industriousness of farmer to take care of the animal, or else nothing will happen on this best of burden by transforming this just a mere plowing animal into something unique. As we understand that milk or dairy is very popular in Europe, India, China, and Philippines just become a consumer market. So today, I am honored to all the many times maybe because the previous year we did some different stages of ceremonial turnover. But today, we understand this is the actual initial turnover of tangible items, the dairy equipment that amounted 3.066 million split into two cooperatives. The Haptech and the other one, of course, your Andan Multipurpose Cooperative. That's around 1.5 million at most during this current delivery. And they are really now downloading at the
Pandan Bagsakan Market. Therefore, I congratulate the leadership, the higher echelon about governance in the province, of course, the staff of Congresswoman, Deputy Speaker Lorraine Legarda, and those who really endeavored themselves to become member or future members that may avail of the production chain by raising animals from grass to something world-class product. And that is what we are consuming, which is 99.4% imported. So our capability will be enhanced with this equipment. Then, maybe part of October, another round of delivery, including that of Hamtic, of course, with this Pandan MPC, mobile, simple vehicle that could be used in field operation by the cooperative, and other something high-tech refilling equipment, because the demand of DepEd itself around almost 1.9 or 2 million roughly students to be fit starting last week of September. However, I declined, I told them I commit starting first week of October. And the initial fund allotted to us for Region 6 is around 12 million. And I committed the word 4 million in favor to the existing operative base in Leon, Iloilo, and Calinog, Iloilo. Then this area of Antique, and including Atlan, I am sure for next year, as I was told two weeks ago by DepEd, maybe next year's another 150 million DepEd alone. So it's a good opportunity because the market is institutionalized to cater the demand to feed the DepEd client, as I understand, around 1.8 to 2 million pupils. And these SDO, school district offices, and I know these are really distributed all throughout different municipalities. For example, Pandan, I don't know how many SDO or school district in this area, one, or in the bigger town, it could be two or three. So the market is institutionalized already. So we're thankful for the effort of the top leaders, even the leadership of PRDD, Senator Villar, Congressman Loren, and of course to the local unit, the governor of Atiki, Rodora Cadiao, the Mayor Sanchez, and all, even including to the job hires and janitors that contribute to the performance and efficiency of the unit, the local government agency, national government agency, and NGO. Because in the absence of these people, we cannot claim victory over this event, the challenge of pandemic time. The pandemic could be there forever, but we have to defeat it by observing what the task force wanted us to practice. Then this map as a potent nutrient, our dream. I remember it was in the year 2018 that the Republic Act 11037, the masistansyang pagkain para sa mga batang Pinoy, was sponsored, and the implementing rules and regulation was also adopted last November 2019. So very recent development that synchronized with the project, because project, despite of whatever inputs processing we do or will be done by us, without institutionalized market, maybe there is a hardship in pushing. Even we are importing around 99.4%. That is almost $1 billion a year
So this money, if we buy milk outside the Philippines, meaning that is an automatic importation. What if the world market will cease? What if everything in the global competition will do embargo? There are something now happening, especially in Middle East area, in the guise of something unnatural calamities that could be possibly man-made calamities. We don't know. So let us be self-sufficient, helping one another, united to defeat pandemic, because we are bigger than pandemic. We are bigger than COVID. And as long as we trust the holiness of our Creator, I believe, guided by this simple enterprising that is parabao-based or cattle-based or goat, anything that we can generate and create wealth, much better as long as we are united, helping one another. And of course today, around 10 items as in initial delivery, pasteurizing tank, milk pump, strainer, filling tank, milk storage with filling, nozzle, van sealer, hot water, generator, cooling tower, dairy tubes and treating, soft serve ice cream making machine. They are real, and you can haggle with this item and touch them tangibly, and you can really appreciate that these are the product, the fruits of your efforts. And God bless us all. Thank you. Okay, mo hong po si Ma'am Didasi later on. Meron na bang nakakatanggap niya ng aking BFWD, aking
Sustainable Livelihood Program ang mga taga-Tasloba 2018 para ako naga. Dapat ang ganda, meron din na bigay kasi nagay ako ng toto para sa buong antike para sa FLP ng PMWD. Parang ako meron. Kung wala pang BSWD-FLP at Mayor Grabe, inyo sa BSWD dahil lahat ng LCU na bigyan ko ng BSWD-FLP. Meron ma, 100. Ang walang pang meron? Okay. At meron ma, kung nabigyan na ng tama ko, fiberglass ko, patuloy na bigay mula 2018 at 19 at patuloy ko bibigyan sa mga darating na taon. Yeah. At sinasayo na ba, Mayor John, ang mga barangay project ko? Kung hindi multi-purpose, may maling na kagkata, kung hindi mga health center, at sasayuan na ba dyan? Nabili lang ang mga ICT ng government dahil sa 6 months na tanggang sa pagdala ang mga tao, pero may konto yan sa mga barangay project ko sa 34 barangay ng kanda. Kalamaw, milk processing, dairy store, milk
consolidating and processing equipment. At kasama pa dyan ang 1-unit vehicle, 2-unit motorcycle, laboratory, store, packaging equipment, training, seminar for farmers, kasama ba PPP? At kung wala, kailangan po nyo ibigay dahil under my funding, kasama po yan. At kung gusto mo niyang magpatuloy ng hanggang next year? Yes!
as partners with Mayor, Vice Mayor Mon and Governor Cadiao, and all the farmers and fisherfolk, and the agencies of government in the national level. I will continue to work with you as your congresswoman and to help each Artisanio. That is 35 years tayo nahirapan, pero ngayon, sabi nga, hanggang mga mayor ng ibang bayan na hindi na nagpanya sa akin. I will say this, kahapon, tumawag sa akin ang Orban sa Mayor Negor, ma'am, sabi niya, in 35 years, wala kami na tikman na ganito sa Antigen. Sabi ni Mayor Malagay ng Lawahan, ma'am, sa 30 years po, wala po kami nangaranasan na ganito. Nakakatawa at nakakatawa ng puso. Sana nalalaman din ang mga taga-pansanda yan. And I will continue to help on that. And the Northern Antigen Cluster and the whole of Antigen and the region. Dahil ngayon po, pati ang mga ibang probinsya, humingi na nagtulong sa Antigen. Tanong nyo, sa Pandan Multipurpose Cooperative. And then from our Board of Directors, especially sa ating Chairperson, Engineer Salsota Langit, palagpakan natin, ang ating mga kaibigan, ang ating manager, Antidasi ni Pumuseno, and of course, ang Philippine Carabao Center, headed by Dr. Aaron Granada. Sir, salamat sa pagkabot. Kami ni Mayor John, ang local government unit ng Pandan, ang ating mga SB members, no? Kaimaw, of course, ang agriculture office na ginarepresentaran ni Dr. Benbot will really support this project. Hambal natin, na ako dyan na programa is bunga kang pag-ilimaway natin kadalanan, bunga kamayan na pag-umara, halin, no? Sa ating kaapin sa babaw, ang gani ang ating pinalangga na kasimanwa, Inday Loren Ligarda. Ang palpakan natin, si Inday Loren, ang nagkabulikin ka natin. Last man, nagpamangkot si Inday Loren niya ka natin nga na ginasunlong ko ni Mau, kakanang mga kaimaw ng mga congressman sa may kongreso. Nag-mention na nato si Pilyang Puerte na pinasunog yung mga kung hindi kuno yung mga kauli ilagya ay masimahangin ang mga kasimanwa kung hindi magsimpatiya sa anang sa ating mga kasimanwa dahil sa problema nga dyan. Namun ganana na ang anang mga programa, ang anang inabukbuk na proyekto rugya sa probinsya ng Antique, inabilugin sa Banua Ipandan, amudya ang makarepresentar, makapabatiyang kang anang pagpalangka because sa tulad ng hambalan na kaina, pag-mentionar kang ibang mga mayor rugya sa probinsya ng Antique, nga kaya palanguya na tuhaw. Kaya pa lang nasapakan ang probinsya ng Antique
kagatawan kang bilyon-bilyon nga pundo alin sa ating national government. So we are very thankful, Ma'am Loren, represented by our ating mga staff, no? Tugya sa ating district Pamantike, no? Salamat, Congresswoman, and of course, sa ating kadyaman na gobernadora, Rodora Dulud Cadiao, kung sa diin, no? Tanamanggit, sarah, no? Nga nagatakuman ng pagkalangkag, tugya sa ating manwa ipandan. From the national government to the provincial government, and of course, tugya sa ating municipal government sa pagpanguna ni Mayor Chan, and of course, sa suporta ng ating civil society dala dyan ang Mandan Multipurpose Cooperative, huwag kang nasoy na hindi magugwan ang ating pinalangga ng banwa ipandan. Kani, padayon kita sa pagpulunikay, kagabay pa na mangin matawahay itatanan, especially sa diyon kadya ng challenges ng pandemya. Durugin niya salamat, kang may mahalang impacto under sa economic program. Then, taong kita at livelihood opportunity sa atin mga farmers. Second that, sa atin niya environment, makabulit man dahil ganinya makaproduce ng organic fertilizer at dyan atin mga alaga na talabaw kag mahawanan natin ang atin niya pasture lands. So meaning magatanom at magatanom kita at ma-improve natin ang atin niya pasture lands, no? Kag makita ang development niya at ang unang tempo wala natin ginagamit ang ating pasture lands. When may karabaw kita, at least ma-maximize natin. Kag perhaps magtanong kita rin dyan sa ating pasture lands. No? Second, makabulig dyan sa health ang ating mga kabataan, especially mga undernourished. Kay based sa records, ang antike ay saya ka concern ang atin malnutrition, no? Nga mga bata, undernourished ng mga bata. So I hope ang ma-produce ng milk ay amuya makasustain sa atin mga kabataan niya magiging healthy kag magiging productive, no? Maging mainaramin tingin dyan eh, sa pag-galing taon natin tang assistance sa ating mga kabataan. So, kapasalamat kita ko sa initiative naging taon ang ating tinalangga ng Deputy Speaker Tori Ligarta sa diyang opportunity para dyan sa Banway Pandan at sa mga kasimanwa natin. Dahil kung hindi na sa pag-initiate ang diyang project, naturally, hindi kita makataot ang livelihood, no? Kag makaproduce, mag-ubwad ang pangabuhi ng atin mga farmers, mag-ubwad ang atin pinalangga ng Banway Pandan. Thank you very much, Kong Loren Ligarta, and of course, to our beloved Governor, Rodora Cadiao. Mabuhay po. Livelihood sa mga pumuluyo, luwas sa farmers. Dahil ang farmer, kamunang makabenepisyo, pero may mga by-products si Mao na pwede makabenepisyo ang mga constituents. Ang pangalawa, ang mga pag-support sa programa kung DepEd, na kung sa din natin mga kabataan, matauan kang sadya, may rimnon, riska, kag amo gidan ang sara sa tinutuyo kang amo yung programa.